Morning! Good morning! Good morning, ma! Look at my shoes! Bago na naman! Thanks so much! Siyempre, mukhang mamahalin yan. Ano ka ba naman yun, miss? Minsan lang ito, no? Saka branded pa. Ay, naku, Risha! Actually, last ko na to. Yung beses ko nang narinig sa'yo yan. Ay, oo nga po pala. May documents from head office ba? Okay, just place it on my desk. Ooh, there's something else I want to show you. You should buy this too para makiuso ka naman, no? At hindi ka magmukhang manang. Risha, may mga bags at shoes pa naman ako. Hindi ko kailangan labis-labis. Tsaka mamay mag-ingat ka. Baka mamay manakulay yung mga gamit mo na yan. O kaya malulong ka sa utang. Gaya ni Troy. Ako pa. I am untouchable, Eunice. You know me. Besides, I know what I'm doing. Pera ko to, no? Hello? Bakit naman nangyari yan? Alam mo, kasalanan mo yan eh. Di mo kasi inaalaga ang mabuti. Ba't sarap pa naman ang panahon ngayon pa ito nangyari? O siya, sige. Sige na, gagawin ko ng paraan. Morning, Ma'am Risha. Ang ganda natin ngayon, ah. Oh, here comes for delivery. Balik lang ako, ah. Hoy, Troy. Ano yan? Huwag kang maingay. Kailangan ko to. Saka pinangluluho niya lang kahit naman ito, eh. Kahit ano pa yan, mali yan, Troy. Hindi mo ko naiintindihan, eh. Gipit ako. May sakit yung anak ko ngayon. Kailangan niya to para sa pagpapagaling niya. Pero Troy, mali pa rin yan. Boss natin si Risha. Hindi mo malulutas problema mo sa kanya. Nakita niyo ba wallet ko? Wallet? Wala. Wala dito. Ma'am Risha. Sabi ka. Bakit di mo sinabi? Where? Stable naman ako siya. Kailangan na lang pong observahan. Okay po, Doc. Ngayon sa lang po. Yung delivery. Ano ka ba naman, Risha? Tingnan mo muna yung sarili mo. Bago yung delivery mo na yan. Ano bang sinasabi mo? Nadulas ka kanina, kakamadali mo sa delivery mo. Tumama yung ulo mo. Sabi ng doktor, mild concussion at head injury ang natamo mo. Kung di naagapan, maaari ka makumataos ng tuluyan. Ang bilis ng pangyayari, Miss. Takot ako para sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, Risha. Tandaan mo, may Diyos na nagbibigay buhay. At maaari niya itong kunin. Kaya hindi ko mo may pambili ka lagi ng mamahaling gamit. Ay makakalimot ka na sa Diyos. Kung anong meron ka ay galing sa Kanya. Sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat ng yan. Ang kailangan mo ngayon ay ang Diyos na nagpapagaling. Tama ka. Salamat sa Diyos. At minsan, ang kahirapan o kagipitan man ay daan upang lalo nating maalala na may Diyos na maawain, hindi upang magnakaw. Tama kayo, Miss. Yan nga ang sinadya ko dito. Ma'am Risha, ito po yung wallet niyo. Patawad po. Sadyang gipit lang po ako. Dahil pa sa anak mo,
po? Paano niyo po nalaman? It doesn't matter. Tignan natin kung anong magagawa natin. May awa ang Diyos. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5.